So, magandang umaga sa inyo mga kapatid, mga kabusing, mga kamungkil. Ngayong araw mga kamungkil is magkikisami tayo ng PVC panel board. Itong ganito mga kamungkil na panel board, PVC. So, ito yung gagamitin dito mga kamungkil sa bahay na trabaho natin. Kahapon nakapag-install na tayo mga kamungkil, ayan. So, lalagyan natin ng ceiling yan. Ngayong araw. So, target ko mga kamungkil, dapat matapos ito ngayong araw. Kasi bukas Sabado, may ibang schedule din tayo. So, binigay ko na schedule dito sa kanila mga kamungkil, 5 araw. Tapos dun sa kabila na naman, maliit lang yun na project mga kamungkil, kaya binigyan ko siya ng Saturday at saka Sunday, yung schedule ko sa kanya. So, dito din sa kay Boss Eric, schedule na natin sa kanya is Monday to Friday. So, hindi ko na sana tanggapin yung isang project mga kamungkil, kaso lang medyo mahiya tayo sa tao at saka respirado ang tao na yun doon sa amin. Kaya tinanggap ko na lang mga kamungkil, total bali maliit lang naman yun. So, ngayong araw mga kamungkil, papakita ko sa inyo kung paano magkabit nito at ano yung mga kailangan sa pagkakabit nito. So, may mga pamamaraan itong mga kamungkil ha. So, maya-maya mga kamungkil, paalam ko po sa inyo. So, pati dyan sa mga ilaw na itong mga kamungkil, kung paano magkabit. Kasi, sulo ko na ito lahat mga kamungkil, electrical, lahat po. Sa akin na lahat. So, umpisa na tayo mga kamungkil. Para po, may natapos tayo ngayong araw. So, ayan na siya mga kamungkil. Nakalagay na tayo ng isa, ayan. So, ang una yung gagawin mga kamungkil, pag maglagay kayo, lalo na pag ganito yung style mga kamungkil, may pader din dyan. Lalapat kayo ng pader dyan. O kahit ano, alam ko sa bawat gilid may siding talaga sa bahay nyo. So, ang una yung gagawin mga kamungkil, ito mga kamungkil, tuturo ko lang ha. Susukatin nyo doon, papunta dito. Kukunin nyo yung taas, kung magkano yung taas, yun yung kakatingin nyo dito sa PVC panel natin. Tapos, mula naman dito sa gilid mga kamungkil yan, dyan sa gilid na yan, susukatin yun dyan, din dyan, papunta dun, sa kabilang pader. Ang purpose niyan mga kamungkil, sinusukat natin, kung magkapareha ba sila dun sa gilid na yon at saka sa gilid na to. No? So, kung halimbawa mga kamungkil, sinukat nyo dyan, ang sukat nyo dyan is nasa 250 cm papunta dun sa gilid. Tapos dito na naman sa gilid, sinukat nyo, nasa 255. So, diferensya siya ng 5 cm. So, paano mo yan nahabulin mga kamungkil na yung 250 cm, magkatugma sila dito. So, yun yung mahirap mga kamungkil. So, dapat kailangan sukatin para malaman nyo kung magkano yung diferensya niya. Para dito pala sa umpisa mga kamungkil, umpisa nyo yung paglalagay dito. Pwede nyo niyang mabawi ng dahan-dahan, hanggang sa mahabol niya yung 255 dito sa kabila. Kung may diferensya mga kamungkil, yun yung gagawin nyo ha. Pero halimbawa, pareho mga kamungkil, 250 dun, 250 na naman dito, okay lang, mas maganda yung ganon, walang diferensya. So madali yung pagka-install natin, pagkabit natin dito. So sa pagkabit na naman natin dito mga kamungkil, tuturo ko lang sa inyo ha. Ang pinakaunang gagawin mga kamungkil, kailangan natin ng mga gamit to ng kailangan mga kamungkil. Handrail. Nagtataka kayo mga kamungkil kung bakit may nilagay akong stopper dito at chinilas na ito mga kamungkil. Ang purpose nito mga kamungkil, kasi pag minsan nagbabaray na tayo, hindi natin mapigilan at dumiritso. So, plastic lang itong ginagamit natin. Kung dumiritso yan na walang stopper dito, pwedeng mabasag siya o hindi kaya magkakaroon ng gasgas itong PVC panel natin. So, kailangan may stopper mga kamungkil, kahit dumiritso man siya, hindi magagasgasan to kasi may stopper tayong chinilas. Ito. So, yun yung purpose nito mga kamungkil. Pangalawa, itong riveter. Kailangan natin to. So, ang kagamit dito, ginagamit natin dito mga kamungkil na rivets. Ito lang. 1/8 by 1/2. Yung ginagamit natin. Maliit lang. So, papakita ko din sa inyo mga kamungkil kung paano mag lagay ng susunod na kabit. Paano? Anong unang paraan? So, nakikita nyo ito mga kamungkil. Ito, sandali mga kamungkil ha.
dito sa part na to, sa gilid na to, sa dulo, maliit yung ano niya, space. Tapos dito na naman sa isang mga kamukil ito, sumalapad yung space niya, nasa kalahating inches siya, 1.5 inches. So, unang gagawin yung kamukil, ito yung didikit nyo sa pader. Ito. Ito yung didikit nyo sa pader. Ganito mga kamukil, ha. Halimbawa, ito yung pader. So, ito yung unang yung didikit sa pader. Ito. Yan. Yan yung unang yung didikit sa pader. Kasi dito kayo mag re-rebits. Itong malapad. So, sa pagka lagay niya mga kamungkil, ito, nakikita niyo mga kamungkil. Ito yung malapad. 1.5 inches. Diyan tayo nagre-rebits. Ayan. So, pag sunod niyo yan mga kamungkil, salpak niyo lang yung ganyan mga kamungkil. Nakapatong to mga kamungkil. Dapat nakapatong to. So, ano ba yun? Kalimutan ko na yun. Nakapatong yung ganyan mga kamungkil. Yan, ganyan. Salpak ng ganyan mga kamungkil, ha. Tandaan palagi mga kamungkil, ito palagi yung nasa unahan. Itong malapad. Yung pangriribita natin. So, salpak nyo lang ganyan. Sa susunod na patong nyo, yan. Ribits na naman kayo dito. So, ganyan yung itsura nyo mga kamungkil. Papunta yan dun. Hindi na yan malalaglag mga kamungkil. Kasi itong, ano mga kamungkil, nakapasok to. May pasok yan dito. May parang may butas yan dito. Sa gilid. So, ipapasok to. So, nakapatong siya mga kamungkil. Hindi mo na kailangan mag-ribits dito kasi ipatong siya. Dito ka na lang mag-ribits. So, kailangan, importante, itong nasa 1.5 inches yung lapad ng pagitan, dito kayo magre-rebits. Importante laging nasa unahan yan. So, dito mga kamungkil, hindi talaga kayo maka-ano dito. Rebits, mahirap. Kasi maliit, ang maliit na parte, dapat mauna dito sa huling. Ang hahawak dito mga kamungkil, ito, may mga molding dito na mabibili. So, pwedeng gumamit ka ng molding na may design. Depende na yan sa inyo, kaya yung design nyo. So, yung molding yung tutulak dito mga kamungkil. Ayan. Nakamolding yan palibot. So, yan mga kamungkil, ha. Sana ay nakuha nyo mga kamungkil ang pagkabit o pag-install ng PVC panel board. So, mamaya mga kamungkil, papakita ko sa inyo kung ano pa yung iba nating pwedeng magawa dito na maituro natin sa inyo. Yeah.
Wala ko sa pera mo, sasabihin mo ko lang. So, ganyan mga kamukil ha. Dapat, dikit na dikit dito. Pupukos ka, loob. Kailangan makapasok siya dito. So, ayan na siya mga kamangkil, oh. Natapos na natin, oh, itusala nila pati sa kusina, papasok doon sa kusina nila mga kamangkil. So, ayan mga kamangkil, yun ang trabaho natin ngayong araw. Naituro ko na rin sa inyo paano maglagay ng isami. So, yung mga gilid na yan mga kamangkil, hindi talaga maiwasan na magkaganyan, pati yung mga gilid na yan, lahat ng mga gilid. Pero walang problema yan mga kamukil kasi may molding dyan na ilalagay. So, di baling magka-problema sa gilid mga kamukil kasi malagyan yan ng molding, mawawala yan. So, ayan siya mga kamukil. Sinisala nila, pati ilaw nila, nalagay ko na rin. Ayan. So, PVC, yung isamin nila mga kamukil, PVC panel rod. So, pati dito sa kusina mga kamukil, nalagay ko na rin. Ito yung ilaw. So, susunod na trabahoin mga kamukil, dito sa kwarto nila. Diyan, sa loob. Pati dito, sa dalawang kwarto, at saka sa CR din. Tatrabahoin natin yan. Pagkatapos natin matrabaho yung kisame. So, magta-tiles na naman tayo. Yan yung mga tiles mga kamukil. So, yan lang mga kamukil, no? Sana may natutunan na naman kayo na dagdag kalaman sa ating video ngayon. So sa mga bago pa lamang pala sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video pag nagustuhan. At pindutin po yung notification bell na makikita sa katabi po ng subscribe. Yung maliit na kampana. At saka pindutin nyo po yung all kung magugustuhan nyo ang aking channel. At para po magiging updated kayo sa mga bagong videos na i-upload ni Mongkil, katulad po nito. So maraming maraming salamat po, no, ulit sa mga sumusuporta sa akin channel. At once again, Mongkil and the vlog.